What's up guys? So, KJ Vlog again. So, ang video natin nga to, hindi naman sila makita, nandito na nos sa kwarto, yun o. Kukulong yung mag-ina. Yeah, di ba minsan, magugulat ako tapos malapit ka na. So, magbablog, ibablog ko lang tong ano, tawag. Gumagawa kasi ako nito, yung ano, yung baka meron sa inyo na may mga alagang aso. Actually, pwede rin naman to sa mga bata. Ano siya? Natural na dewormer. O in Tagalog, pampurga. So, turo ko lang kung paano simpleng gumawa. Para hindi tayo masyadong nagamit ng mga chemicals na masama sa katawan natin ito. Puro and natural, walang halong chemical. So ang kailangan nyo lang dito guys, ito yung parang tawag dito, food processor o blender or basta yung kaya nyo mag-grind. Tapos ito ang ginamit ko. Kasi yung mga dogs ko, laging nasa diet nila yung kalabasa. So, bumibili ako ng malaking kalabasa. Ito yung papakita ako. Dito sa rep, ito. Malaking kalabasa. Yan. May bili ako. Kita ba? Yan. Malaking kalabasa. So, yung laman yan, yung laman lang yan, yan yung ginagamit ko papapakain sa kanila. Tapos yung sa loob, yung buto, yun, iniipon ko yun. Siguro mga naka-apat na kalabasa na ako. So, naipon ko na. Naisipan ko nang i-grind ngayon. Tapos, papa, i-deworm ko na yung mga dog. Patayin ko na, nagsasayang ako. Pwede siguro to. Okay. Yun, yun lang. Yung in short, ang natural dewormer ng ating mga alaga o pwede rin sa mga bata is yung buto ng kalabasa. So, yung buto ng kalabasa kasi guys, merong ano yan. Merong property na nakakapag-paralyze dun sa mga sa mga bulate sa ating ano, sa ating ano, digestive system. So, doon. So, i-grind nyo lang to. Simple lang. Ipunin nyo hanggang mag-dry siya o pwede rin naman sa riwa. Tapos, ito, pakita ko. Nalagay nyo lang dito. Ayan, dry na siya kasi ilang pakwan, ilang kalabasa ba naman yung ano kayo. Lagay nyo lang dyan lahat. Yung kanina, finished product na yun. So, unti na nga lang ito natira eh. Naisipan ko lang i-vlog. Para kahit pa paano. Bod sa tipid, natural guys. Alam nyo naman yung natural. Sabi nga nila, lahat ng kailangan natin, binigay na sa atin ni Lord. So, ito. Kung kailangan natin dewormer, meron natural way yan. Ito. Para yung mga, may properties yan na para ma-paralyze. Yung mga bulate sa tiyan, siyempre, pag na-paralyze na sila, hindi na sila makapagtago, sasabay na sila sa dumi. So, mapa-flash out natin sila. So, yun, press lang natin. Yan. Depende sa inyo kung gusto nyo grind na grind. Ah. Sa akin kasi, ginagrind ko siya kasi ano, pag pinakain ko siya ng buto lang, tinatay lang rin ng mga doggy na buto siya. So, hindi na ano yung loob. So, nandun yung property. So, kailangan mo siya i-grind para ma-absorb ng katawan ng dog. Kaya gusto ko pinong-pino. Okay na.
tumahimik na eh. So pag tumahimik, okay na siguro. Ang hirap ng yan na. Yan na finished product guys, di ba? Parang pulbos na. Tapos syempre, i-store na lang natin to. Store natin siya. Kuha kayo ng garapon na ganito. Garapon na ganyan. Sa kutsara natin, nawala. Ayun, kukunin ko na. Salin nyo lang diyan. Ang mapuno. Ayan siya. Kita nyo ba? Ayan, ayan. Ayan yung itsura nyo. So yun, ihahalo natin yun sa pagkain. Hindi nyo siya ipapakain ng separate ha. Kasi ang mga uod daw sa tiyan natin, nakatago lang yan. So kung pakakainin nyo siya ng separate, ito lang papainom nyo. Papakain nyo, susubo nyo sa doggy nyo. So hindi ma-attract yung uod. So ang inabangan ng uod, yung pagkumain yung host nila, yan inabangan nila, lumalabas sila kasi kinakain rin nila yung mga pagkain. So kaya ang nangyari dun sa mga host, sa mga aso, mga pet natin, namamayat kasi naagawan sila ng nutrients. So kaya kailangan ng deworm. So dinideworm namin sila siguro every 3 months gamit to. So far so good naman, masigla naman yung mga doggy. So yun lang guys, diyan nagtatapos ang ating vlog. So maraming salamat sa panonood, subscribe naman kayo sa aming channel and click notification bell para updated kayo every time na mag-upload kami ng panibagong video. Palike na rin and share ang video kung nagustuhan niyo to. Comment down below kung may mga gusto pa kayong ipa-vlog sa amin. Pero usually yung mga ginagawa ko lang naman dito sa bahay, yun lang bina-vlog ko. So thank you, may niluluto pa ako eh. And bye bye. Malapit, hindi pa luto. Ay, malapit na. Bye bye.